lovely brothers and sisters, I do not know if you have noticed in the proclamation of our first reading, it was said in the introduction, a reading from the beginning of the letter of St. Paul to the Colossians. So we are starting to hear from the words of Paul in his letter to the Colossians. But in the first place, we have to ask, why did Paul write to the Colossians? What was the purpose or the reason for this letter? Okay? Because in the following days, we will be hearing about this letter. But why did Paul write to them? No? The reason is this. It was during the time of Paul's imprisonment in Rome. So sinusulat po niya ito, nakakulong na siya sa Rome. And he wrote the letter because of a report coming from his friend, Epaphras. No? It was mentioned in our first reading towards the end. It was Epaphras who first propagated the Christian faith in Colossae. No? And eventually, the people of Colossae, the Colossians, were victimized by false teachers. Nung una, sila po'y nananalig, nananampalataya, pero eventually, nahulog ho sila sa maling paniniwala. And what was the false teaching all about? No? Nahaluan po ito ng Greek philosophy. And part of Greek philosophy is the belief in mystical beings, spiritual beings other than gods. At yung mga spiritual beings po na ito ay dapat mong i-please, no? Pag-alaya ng handog para sila ay matuwa sa iyo. So, Greek philosophy, Greek religion, nahaluan yung kanilang Christian faith ng ganitong paniniwala. That's why Epaphras had to go to Paul, report what happened, and Paul needed to encourage and inspire and teach again the people of Colossae. Kaya ho siya sumulat ng letter to the Colossians. Ngayon naintindihan na po natin. At dito ho, mababasa natin at maririnig natin in the following day, sasabihin ni Paul sa mga Colossians that Jesus is the image of the invisible God. At wala nang ibang kailangan tayo maliban kay Kristo na siyang pinuno ng lahat ng nilikha. Pinaalala sa mga Colossians kung sino si Jesus at sino si Jesus sa buhay nila. Kaya mga kapatid, ito rin po yung pinapaalala sa atin ngayon. As if Paul is also writing to us right now. Remember, and this is God's message for you today, for us. Accept no substitute for Christ. Walang kapalit si Jesus. Therefore, we have to ask ourselves now, what or who are we substituting Christ for? Minsan, pinagpapalit natin ang Diyos. Parang yung mga Colossians, na meron pang ibang pupwede na magmahal sa akin, na magbigay sa akin, na tumugon sa aking pangangailangan. Pero pinapaalala ni Pablo sa atin, wala nang iba. Si Kristo lang. Minsan, minamahalaga natin o inuuna natin sa ating buhay mga relationships natin. Trabaho mo, yung pagiging pari, pagiging madre, pagiging may bahay, pagiging asawa, yung posisyon mo sa lipunan. Mahalaga po yun. But we have to remember that on top of all these things, the top priority must always be Jesus Christ.
No one and nothing else. Walang kapalit ang Diyos. Tama't may magandang na idudulot sa iyo yung paglilingkod mo sa simbahan, yung trabaho mo, yung pamilya, yung mga relasyon mo sa buhay o mga kaibigan. Tama. Pero tandaan natin, walang pwedeng pumantay sa Diyos. Walang pwedeng magbigay kung anong kayang ibigay ng Diyos. Walang po pwedeng kayang pumalit sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Once again, Paul is reminding us, there is no substitute for Christ. Amen. Please stand.